So ito ang ating pupuntahan, San Rafael Peak. Yan. Ito ang daan hanggang doon sa taas at ito ng bundok. So titingnan natin kung ano ang meron sa kuweba ng San Rafael at ito ay dinarayo. Hello, ascetic followers. So ito ang ganda ng aming daraanan. So wala pang aming tour guide. Tinatawagan pa. So mamaya ay titingnan natin kung ano ang pinagmamalaki ng kuweba ng San Rafael at kung bakit ito ay laging dinarayo. So mamaya at hinihintay pa namin ang maghahatid sa amin sa kuweba ng San Rafael. So hihingaling kaya sa Acid Vlog. Subaybayan ang kanyang paglalakbay sa ang hiwaga ng kuweba ng San Rafael. Hello, ascetic followers. Tayo ngayon ay nandito sa San Rafael. At tutunghayan natin ang ganda kung anong merong hiwaga ang tinatawag nilang kuweba. So, nandito si Madam. Madam, pakilala po kayo. Hello po. Ako po yung president ng San Rafael Cave Gate Association, Joanne Sapilan po. Okay. Madam, paano po natuklasan itong tinatawag niyong kuweba? Ang kuweba po ay natuklasan noon ng mangangaso si Ama Ganho na nangangaso po dyan sa kagubatan dahil yan po ay talagang hindi pa nabibisita noon ng mga tao. Hanggang sa po natuklasan na may maliit na yungib at ibinalita po dito sa baba hanggang sa dumami na pong tao ang bumisita. At kung ano talaga ang meron doon, ano, parang naging bahagi. Ano kaya meron di ka ang kuwebang yon? Kaya patuloy na dinarayo ang kuweba ng San Rafael. At ano po, Madam, kaya ang meron sa kuwebang ito at kung bakit dinarayo na mga ilang turista, lokal o maging dayuhan man? Sa ganda po ng kuweba at sa laki po ng kuweba, yung mga limestone po na mga nagkaroon ng rock formation sa loob sa pamamagitan ng mga buhay na bato, yun po yung magandang binabalik-balikan nila sa loob ng kuweba. Okay. Madam, sino po kaya yung mga nakadayo pa dito sa ating lokal na mga turista upang marating itong kuwebang ipinagmamalaki ng San Rafael? Sa totoo po ay hindi lang po lokal yung nakarating po dito. Mayroong mga taga-ibang bansa. Karamihan po mga German. Ba, ganda na. Tapos mga Koreano po, marami pong pumapasok dito. Yeah. Meron na rin pong Chinese, Hapon, ba, na nakarating po sa ating cave. Yeah. So, ayan, ascetic followers, tutunghayan natin. Ha? Sasamahan tayo ni Madam upang saksihan ang ipinagmamalaki na kuweba na natuklasan pa daw ng kauna-unahan at kanununuan ng mga mangyan noong unang panahon. So, ascetic followers, tunghayan ninyo ang paglalakbay namin sa ang kuweba ng San Rafael. Madam, salamat po. Ang cave po ay nakasali sa... Hello. Yan, ito ang aming driver, ha? Asawa ng aking apo, si Mio. Yun, si Madam. At ito ang aking pamangkin. Isa sa pinakamaganda at pinagmamalaki ng mga Rodrigo's family. Oh, yeah! Hello, ascetic followers. So, ito ngayon ang aming pupuntahan. Yan. So, ito yung papasok sa kuweba ng San Rafael. Yan. Tayo urong-urong. Translate sa English, huwag na. Huwag na. Yan. Ang kuweba ng San Rafael. Ito yung papasok na aming dadaanan. Bagamat matarik, ay pipilitin namin makarating upang matuklasan namin, makita, mamasto namin ang kagandahan ng kuweba ng San Rafael. Hello, ascetic followers. Tayo ngayon ay umakyat papuntang kuweba. Medyo halhal na sa acid vlogs. Yan. So, ito. Yan, kasama ko ang tour guide, si Madam. Yung aking apo, nandun din.
medyo hinihingal na tayo sapagkat matarik. Subalit, maganda ito sa ating katawan. Hihingalin ka. Subalit, ang katumbas naman ito ay dagdag resistensya ng ating katawan. Yan ang ating pong creatine. Yan po. Napakataas na. Yan. Medyo hinihingal tayo as a dig followers. So ito yung kuweba. Ha, papasukan natin. Wala pa yung tour guide ko at yung aking pamangkin. Nakakahingal. Pero masarap naman sa pakiramdam. Hingal-hingal tayo pagka may time. Yan ang sedik. Mapasok na tayo dito. Yan. So, papasok na tayo. Yung aking pamangkin ay hindi na nakasunod. Hiningal na. Kasi may hika. Ako din, sa gulang kong 58, hiningal din tayo, ha? Mga kasedik followers. So, ito yung kuweba. Yan. Yan. Ingat-ingat po tayo, madilim. Hello, yan. May ilaw na po tayo, ascetic followers. Yan. Tataas lang po. Okay, matanda na. Ay bat kingdom po ito. So dito po tayo papasok. Ano ha? Kasi po ito ay pinipreserve namin para sa mga panangke na po. So dito na sir, ang isa ng pababa po. Alam, medyo ingat-ingat lang po tayo. Medyo madulas. Dahan-dahan lang po. May step naman po. Teka. Hagdan-hagdan yung pag nandun sa pad na yun. Yung kanyang terraces. Yan po may tubig. Ito po sa ngayon, at dry na siya kasi. Tapos saan po tayo mapunta? Ilang linggo na po. Mas ilang po. Ito po. Wala naman tayong bangin pagka nahulog. Wala naman, sir. Wala. Dito lang po. Magastan naman po. Ascetic followers, yan. Medyo madilim. Ito yung rock formation. Rock formation ng kuweba ng San Rafael. Yan. Binago po ng terrace. So, medyo mag-iingat tayo dahil ito ay pababa na uli. So, ito ha, ascetic followers. So, ito yung rock formation nila na hagda-hagdanan. Parang race terraces, ano. So, ito, ang ganda ng kuweba ng San Rafael. So, yan. So, napakaganda. Tutulong tayo sa parang bangi. Dito pa tayo. Yan. Maraming salamat. Ng San Rafael. So yan. Tayo ay maglalakad uli.
ay mayroong proclamation na octopus. Ang sa baba naman ay mayroong namang sea lion. Ano yan? Sea lion. Ano ibig? Dito pa kayo. Ayan yung proclamation na yun. Parang makikita niyo po na pa, siyang sea lion. Ah, oo. Parang sea lion nga. Sir, kung okay lang sa inyo, maputik. Yan. Kami sumuot sa maliit na butas. Nandito kami ngayon sa yan. Aesthetic followers, medyo madilim tayo, ano? So, ito yung pinakamaliit namin na bahagi na maliit na butas. At ito ang aming pinunta sa ngayon. So, aesthetic followers, hinihingal na tayo. Pero masarap kung inyo itong mararating. Yan. So, ito ang napakaganda na rock formation uli. Yan. So, may konti siyang tubig. Napatak-patak. Ay, saan nagagaling kaya ang tubig niyan? Ilog? Yan po yung stalagmite. At stalactite po. At yung pumapatak po sa baba ay nagiging bato rin na tinatawag na stalagmite. So, yan ha, ka-acetic followers. Ulo. Okay, tayo ay naglalakad sa katubigan naman. Ayan po, mayroon pong mga buhay na species. Alimasa. Crab po. Sige, lawan mong hayong. Yan. Dito po kayo sa tubig, baka madalas po kayo. Parang ako yung mga kong sa MSC. Nakita ko pa sinawala yan. Aesthetic followers, ang dinadaanan namin ay tubig. Yan. Kaya, tubig na sila tayo sa ating tour guide kay Madam. Naputi ay maputik na. Okay lang. Ayan. Napakaganda. Hindi daw mo pa kailangan na lang. At yun. Po, ngayon lang po dumami ng ganito yung panigid dito. Ano? Sobrang... Yan, mga naglihat. Panigid, gaya ka ba? Opo, kabag. Isa lang po. Yan, aesthetic followers, napakadami ng kabag nila. Naninirahan sa kuweba. Medyo nabulabog sila nang tayo ay dumating. Alam niyo naman, matalas ang kailang pakiramdam. Yan. So, napakadami. Ang dami. Ito po yung last chamber. Yan. Alas na ito? Apo. Okay. Ayan po yung mga sa taas. So, napakaganda na kailang kuweba. Yan, tayo ay muling paalis na uli. Ha, lalabas na uli tayo ng kuweba. Kasama natin ating tour guide. At yun, nasa likod ko, yung aming taga-ilaw.
Kung walang taga-ilaw, malabo ang ating pagkuha ng video. So, diyan tayo dumaan. Lalabas na po. Asedik, di yan kami dumaan. Ayan. Diyos ko po. Ayan, magsisimula na naman kami sa pagdaan. Another. Yan. Hello. Asedik followers. Yan. Pababa na kami ngayon. Yan, pababa na. Yan, medyo ingat-ingat. Sapagkat, Tignan mo na, ang aking buhok. Yan, ang aming bababaan pa hanggang doon. Sa baba pa. O, yan.